Ayan. Ito pa mo. Grabe, ang taas din pala. Aakala mo, kapag ka nandun, kapag ka tinitingnan mo, hindi ganun ka taas, pero mataas din pala. Ayan, makikita nyo doon, nandun yung si Lolong, yung guaya na isa sa mga pupuntahan natin. Ayan. Tapos mayroon sila rito ang kapiraso na nakasalamin siya. Ayan, makikita nyo rito. Ayan, makikita nyo. Medyo nakakalula din. Ayan. Tapos makikita mo yung pinakailalim sa babae. Ayan. May kapiraso rito eh, na mga nakasalamin. Ayan, nakakatakot kasi medyo talagang napakataas dito. Tapos, ito, kitang-kita yung sa pinakababa. Bagong taon, January 1, 2024, bagong vlog, bagong explore tayo ngayon. Ito yung kauna-unahan vlog natin sa 2024. Kaya puntahan natin yung isa sa mga sikat na tourist spot na bago sa Naig, Cavite. Ito yung kabubukas lang ng December 16, 2023. Ito yung Paraiso de Jun, Quixote or Quixote, o hindi ko alam kung paano babasahin yun. Kaya tara, samahan nyo ako. Ibablog natin to. Yung travel time natin from Valenzuela, 2 hours siya. Ngayon, paalis na tayo rito ng Valenzuela ng 11:30. Pero may dadaan na lang tayong saglit sa, dito sa malapit sa munisipyo ng Valenzuela kasi mayroon tayong kaibigan dito na kasama natin para makapamasyal na rin sa pupuntahan natin. Shout out pala kay Ma'am Ida. Ayan, sila po yung magiging kasama namin, pati si Leia, nakaibigan din namin. Kaya tara. Ayan mga paps, nandito na yung mga kasama namin. Mamaya, abangan nyo masisipagligo na mga nakatupis yan. Mga naka-ready yan, kaya yun yung sila yung mga dinaanan ko rito para kasama natin ngayong araw na to. Nandito kami ngayon sa may Valenzuela, Caruatan. Bali, aakyat kami ng Skyway na papuntang Luneta, tapos tagos kami ng Capitex. Kaya tara. Nandito na tayo sa Skyway ng Harbor Link papunta ng Maynila sa may Luneta. Ayan, nandito na tayo sa Luneta mismo. Tingnan natin dito kung maraming tao na mga family bonding dito na namamasyal. Dati madalas kami nang kumpanaran dito eh. Parang wala na masyado eh. Okay, may mga tent na ng mga nakatayo sa ano dito sa ano ng Luneta, siguro kagabi ito na hindi pa nililigpit yung may mga event na ginawa rito sa ano ng Luneta. Kasi makikita mo rito, napakarami pa rin naman din tao, mga family-family na nakabanding dito, tapos may mga tent pa na mga nakatayo. Paps, nandito na tayo, nasa loob na tayo ng, ayan, nasa 1 hour pa yung travel time namin para makarating tayo ng Paraiso. Si Sir ka? Hindi, mayroon. Oh, meron.
meron, di ba? Dito din ba? Dito yata sa Unan? May ilog dito. Sakay ka muna dun, no? Boss, ano to rito? Easy trip o ano? Easy trip. Easy trip. Ayun mga paps, nandito na tayo sa papasok na tayo ng General Trias. Mayroon pa tayong 56 minutes para bago tayo makarating doon sa may pinaka naik sa may paraiso na kung saan pupunta tayo doon. May nasiraan na bus. Kaya nandito na kami sa naik, no? Nakita, kalalampas lang namin sa tulay na palatandaan na kung saan nasa naik Cavite ka na. Sa 38 minutes na lang, makakarating na tayo sa Paraiso de Jonjon. Ngayon, maghahanap muna kami ng makakainan bago kami pupunta dun sa Paraiso na kung saan doon kami pupunta. Kasi mayroon kaming isang kasama rito na nagre-react na kasi gutom na raw siya. Mahirap pagka pumayat to, kasalanan pa natin to eh. Kaya dapat talaga kapakakainan muna to kasi nagwawala ito kapag ka nagugutom. Kaya naglalaway na. Ayun, oh, mukhang may masarap na. Kailan ang dami namin dinadaanan na makakainan. Kaya lang kadalasan, mga sarado. Malapit na tayo, pakaliwa na tayo rito sa kanto kung saan papasok na tayo sa pinaka paraiso kung saan doon tayo pupunta. 200 meters. Kakaliwa tayo, papasok na tayo rito. Yan, tapos nasa 26 minutes na lang. Makitid lang yung kalsada rito kasi may mga nakaparada sa tapat, sa tabi ng mga kalsada. Kaya ito, mabuti may nag-guide naman sa atin para magbigayan. Ayan, nakikita namin nasa 14 minutes na lang. Yung kasama namin, hindi siya yung atat na makakarating para sa pasya. Atat na siya dahil nagugutom na. Alam mga paps, tingnan nyo. Nandito na kami sa pinakabungad ng Paraiso. Bungad pa lang punong-puno na ng parking. Ito magkakasalubong, tapos may mga nakapark pa sa pinakagilid. Kasi December 16 lang ito binuksan sa publiko. Kaya tingnan nyo kung gaano karami ang tao rito. Lalo na kung sa mga nandito, sa mga malapit lang dito. Ito na yung pinakamagandang place na para sa mga family bonding. Kaya talagang dinadagsa rito ng mga tao. At saka ang pinakamaganda rito, marami silang activities dito. Mga pang matandaman o pang bata. Kaya tara, tingnan natin sa loob dito. May mga naka-wheelchair pa, oh. Ang dami, paps, ang daming mga nakaparada rito sa kalsada at saka maraming yung papasok pa. Talagang puno. Kaya halos yung iba nandito na, nakapark sa labas. At saka ito, barado yung papasok. Oh, ayun, may mga baon sila kasi nga bawal dalhin sa loob, kaya dito na sila nasisipagkain. Oo, kaya siguro ginagawa ng iba, lumalabas dito para dito masisipagkain sa mga sasakyan. Nakakakain na ako pa kaya. Oo. Ang daming nakapila sa labas, ibig sabihin, punong-puno. Ito, yung mga papasok, ang haba ng pila.
Ayan na, nagka-traffic-traffic na rito. Dito kasi sa dulo, sa may malapit na sa may pinaka-entrance, nasa bungad na rin. Ang problema, mayroon kasing double parking, tapos may salubong pa. Kaya yung nagkakaroon ng traffic. Pero okay sana kung katulad nandito sa may sa likuran namin, mga naka one side parking lang, kaya pwede siya magsalubong yung dalawang sasakyan. Medyo maluwag pa. Yung problema dun sa may dulo, double parking na, tapos dalawang magkasalubong pa na sasakyan, kaya lalong hindi nagkakasya. Hindi ko alam kung paano tong ano yun ng mga guard na to. Dapat maaga pa lang kasi naagapan na eh. Ayan mga paps, nakikita nyo oh. Nagbabara na rito. Akala ko walang traffic. Dito pala kami mapa-traffic kung saan malapit na. Hindi makalapas. Hindi, okay sana kasi doon no, kung hindi nag-double parking eh. Kaya dapat inalis nila yung mga double parking. O ito pa, may mga pumapasok pa ng mga motor-motor na ito. Kaya naglalong nagkakasalubong to. May mga pumasok na mga hari ng kalsada. Buti na lang hindi umuulan, no? Kasi kung umulan, wala, patay. O ito pa, oh, may pasaway pang sa likod namin, no? May isang tricycle, oh. Pero saan niya ngayon? Ayan, oh, ayan. May sumalubong pa na isang tricycle. Talaga lang na. Alam naman na barado na, talagang isinaisiksik pa. Diba? Tapos sisingit-singit sa'yo. Parang wala naman nag-aayos eh. Hindi, may, diba may mga guardia doon at saka mga naka-civilian. Kaya lang, kahit ang anong ayos doon, talagang masikip. Kaya masama niyan, baka mamaya wala na mga driver yung mga nandun. Kaya hindi na nila mapaano. Oh, yung kasalubong, ang problema nga hindi nga mga tapos sinarangan pa to ng mga motor, tricycle. Ayan na. Tingnan nyo, pinasok na ng mga motor dito. Kaya sabihin mong motor, wala sila ma... Yan mga paps, oh. Bagong taon na bagong taon, ang daming pasaway. Ayan na, dahil sa mga motor na to. Sa kakasingit, ayan, oh. Saan ngayon? Oh, tingnan nyo. Hindi na makakalabas-labas yung mga sasakyan na nasa unahan kasi nga ayun oh, lalo na yung may tricycle sa isang tricycle na nasa harapan, oh. Yan, binara niya na. Tapos ang dami pang pumapasok ng mga motor. Oh. Diba? Pasaway. Talagang maiinis at maiinis kay eh. Sa palayan, tumalang. Ayan. O, diba nagsisigilan din sila? Alam mo kasi, ayan, yung tricycle lang pinakapasaway na yan. Na isa pa. At saka may gwardiya sa dulo. Pinabayaan lang kasi ng gwardiya na pasok ng pasok ang motor. O, tingnan yung ginagawa to ng mga to.
Tingnan natin kung anong gagawin ng tricycle na to. Hindi pa. Hindi, sisingit yan. Kaya dapat hindi pinagbibigyan yan eh. Kaya nga, bumalik siya sa dulo doon. Talagang ang Pinoy, no? Hindi, mayroon talagang hindi ayaw magpapahuli, no? Gusto laging makalamang eh. Eh, isipin mo, gusto niya talaga makauna eh. Hindi nga siya makakauna. Ayan o, ginagawa niya ng paraan. Lahat ng motor, inuusog niya para lang makapasok siya o. Yan. O, ilan yung motor na yan? O. So, yung driver? O, yan yung driver yung nakapula short. Yeah. Siga eh, no? Shout out sa'yo, kuya! Ang galing mo! O kaya nga, talagang ayaw umano dapat. Umatras na siya. Umanap talaga ng bus. O, ayun pa, may isa pang magka-counterflow ulit ng mga ano, yung kotse, o. Lapitan mo din, kuya. Wala, mapapaaway ka lang sa mga pasaway na to. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as a chemical. Ayan mga paps, nandito na tayo sa pinaka papasok tayo ng paraiso. Medyo nagkakaproblema lang yung regarding sa may daan nila kasi medyo may mga pagkamasikip dito kung saan papasok ka. Eh may mga nakapark pa sa gilid at saka minsan doon sa may ano may nakapark pa na double parking kaya ayan nagkabuhol-buhol na sila dyan sa traffic. Ayan, free entrance tayo ngayon dito at saka kasi hanggang January 1. Nandito na tayo sa pinakaloob ng mga kainan dito. Parang yung ito yung sinaano nila rito na food court. Kain muna tayo bago tayo makapag-ikot. Napakaraming tao dito sa loob. Ayun ang punong-puno. Yan, napakaraming tao ngayon dito. Isipin mo, mag 3 o'clock na kami nang makarating dito. Tapos ito. Mag-order pa lang kami ng makakain namin dito. Kaya tingnan nyo. Napakarami. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay. Ayan mga paps, ito yung pinaka cable car nila. Mamaya ipopost natin dito kung pagkano yung mga activities event ano nila rito. Thank you.
pwede na. Ayan mga paps, makikita nyo napakahaba ng pila nito. Ito yung mga papasok ng hanging grace na may haba siya na 160 meters at saka ito yung nagdudugtong sa Naik to Maragondon. Ayan, makikita nyo, grabe oh. Ito, papasok tayo sa hanging bridge kung saan may entrance dito na 100 pesos. Ngayon, para makatapos ang pagtawid mo nito, papunta ka ng kayak. Yung kayak, may bayad silang 200 pesos. Pero yung access kasi dito, bago ka makarating ng kayak, dadaan ka muna rito. Ngayon, ang advisable para pagka makakaminos ka, kumuha ka ng kayak kasi para may access, makakadaan ka na rito sa hanging bridge na free kasi wala siyang ibang daanan dito kundi ito lang para makatawid ka papunta ng kayak, kaya no choice, makakalibre ka ng hanging bridge na 100. Kaya yung makakapag hanging bridge ka na, makapagkaya ka pa, nasa 200 pesos lang. Sa ngayon kasi January 1, New Year, kaya makikita nyo grabe napakaraming tao rito. Ito, mayroon pala sila ritong cut-off time sa mga ibang activities like yung sa swing doon, sa duyan at saka sa ibang mga activities maliban dito sa kayak at saka sa hanging bridge na hanggang ngayon 5 o'clock na nakapasok ka pa, makakapasok ka pa rin dito sa hanging bridge. May cut off sila, kumuha kami ng 4 o'clock, hindi na kami pinayagan sa mga ibang activities kasi ang gagawin sana namin, kukuha kami ng package para lahat na para hindi ka na pabalik-balik sa ibang entrance or ibang activities. Para parang isang kuwaan na lang sana. Para tuloy-tuloy yung pag-ikot, kaya lang hindi na kami inallowed sa ibang mga activities kundi ito lang yung hanging bridge na pwede sa ngayong oras na to. Ayan. Tingnan nyo, grabe yung tao. A heartbeat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We're gonna be
5 o'clock na. Kaya ito na lang yung activities na ibinigay sa atin, yung sa Hanging Bridge at saka yung sa papunta kay Lolong. Dito rin kasi yung daan na papunta kay Lolong pababa doon sa baba at saka yung papuntang Kaya. Ayan. Mga paps, nandito na tayo sa pinakaloob ng Hanging Bridge. Ayan, ito gumagalaw. Dumuduyan. Kasi talagang maraming tao ngayon. Ayan, makikita niyo rito. Ayan, shout out sa kanila ni ano dyan, busing sa harap. Medyo may pagka maggulo lang kasi rito kanina sa entrance kasi may hindi pa napaliwanag ng maayos eh. Ayan. Ayan, nandito tayo. Rubi, huwag ka nga, huwag ka ah! Saan ito pakita mo? Amay! Nandun tayo kanina, di ba? Hindi ko nga! Mas makisagabi lang. Ow, yung my shoes! Dun tayo sa tayo. Ma! Ayan yung mga kasama ko. Naunaan ako, kaya ayan, pababa tayo. Yun yung kay Lolong na makikita nyo. Dito rin yung access na pababa sa baba. Ayan. Hello! Hello! Shout out! Hello! Ayan. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Yan. Ito pa ba? Grabe, ang taas din pala. Akala mo kapag ka nandoon ka, kapag ka tinitingnan mo, hindi ganun ka taas, pero mataas din pala. Ayan, makikita nyo doon. Nandun yung si Lolong, yung guwaya na isa sa mga pupuntahan natin. Ayan. Tapos mayroon sila rito, kapiraso, na nakasalamin siya. Ayan, makikita nyo rito. Ayan, makikita nyo. Medyo nakakalula din. Ayan. Tapos makikita mo yung pinakailalim sa baba eh. Ayan. May kapiraso rito eh, ng mga nakasalamin. Ayan, nakakatakot kasi medyo talagang napakataas dito. Tapos ito, oh, kitang-kita yung sa pinakababa. Grabe. Tapos kung kapal yan, pakatres pa kapal yung kalamin. Yeah. Insured ka. Grabe, daming tao. Tsaka talagang kahit gaano katibay yung ano, talagang nahuhuga. Wala kang dadaanan diyan. Ito, lakas ng duyan. Saan yung axis pa po? Okay. Dito pala ibibigay yung ticket. Ayan. Ito na yung pinakadulo, no? We're gonna be.
tulay, yung hanging bridge na yan, yan pala yung sa Cavite, tapos ang pinakaano niya sa Maragondon, yung karugtong niya, yung pagtawid na pagtawid nyo, nasa Maragondon ka na, yun yung axis na nagkakadikit yung dalawa na yan. Ito, bababa tayo ng papunta tayo sa kay Lolong. Yan, bababa tayo. Medyo may mga may pagkamataas dito yung papunta kay Lolong. Ito yung pagkatapos ng pagtawid mo ng hanging bridge. Ito na yun kung saan papunta tayo doon sa baba. Nakapagod. Yan. Medyo pagka, may pagkamataas din. Pero kayang-kaya ni nanay. Ayan, nandito tayo sa ano na ni Lolong, kung saan makikita natin na si Lolong. Ayan. Ayan, si Lolong. Ayan. Bali natapos kami rito 6 o'clock na ng gabi. Pero bitin, ang dami kaming hindi na anuhan ng activities kasi meron pala silang cut off na ano rito. Mga paps, hindi pa pala talaga totally bukas ang lahat dito. By February 9, talagang bubuksan na nila lahat, pati yung mga overnight dito, magstay ng overnight, open na rin sila, pati yung mga ibang activities dito. February 9, talagang open na sila sa lahat. Lalo na yung cable car, hindi pa naka-open. Pero lahat yan bubuksan pagdating ng February 9. Ayan, shout out sa kanila ni ate na mga taga Nobileta. Nobileta kape. Ayan. Punta kayo dito. Abo, sulit-sulit. Okay. Kaya lang, magsasara na sila hanggang ano, buong. Ngayon na lang last day, di ba? Oh. And then, after 2 months, magbubukas ulit. Ah, ganun? Oo. February 9. Oo. Sila magbubukas ulit. Oo, para mayroong addition na. Parang sa preparation siguro, kaya... Uh-oh. Talagang i-close nila. Oo. Marami pa silang aayusin. Oo. Ah, okay. Last day pala nila ngayon. Kaya talagang dinadagsa ng tao rito. Ako, mabuti nga umabot pa kami. 50%. Oh. O yun. Pagdating natin dito yan, talagang mahal na dito. Ay, oo. Wala na. Wala na nga ngayon. Wala na. Ayan. Sayang sa mga hindi nakahabot ng mga promo nila. Ayan. Pagbalik nyo rito ng February 9, talagang marami. Mahal na, pero magbubukas na lahat ng mga dapat ng ano nila, lalo na sa mga activities nila. Ayan.